Mailap pa rin ang swerte sa mga tumatayan ng ultraloto, pero ayon po sa isang financial advisor, pwede pa rin manalo ang bulsa kahit hindi tumataya. At saksi live, si Athena Imperial. Athena? Pia, tuloy pa rin daw sa pagtaya sa ultraloto ang ilan nating kababayan hanggat walang nakatatama sa jackpot prize. Ang Ultraloto 658 ay isang perimutual game. Wala pa rin tumatama sa Ultraloto, kaya ang halos 850 million na jackpot prize lalaki pa. Kanina bago pa ang draw, nanggigigil na ang mga tumataya na maiuwi ang limpak-limpak na salapi. Tulad ni Nanay Vivian na laging tumataya sa Ultraloto. Once na kami tumama, sa 4 digits lang. Yung number nitong bahay namin na 9586. Kailan pa po yan? 1990s pa ho eh. Tagal. Wala po noon, naulit pa ba? Hindi na. Matapos ang draw ngayong gabi, kasama na naman siya sa mga sawi. Pero aniya, try and try pa rin. Sayang naman ho kasi baka makachempo rin ho. Para sa mga tulad ni Nanay Vivian, ano nga ba naman ang 24 pesos na halaga ng isang lotto ticket kumpara sa nakasisilaw na laki ng jackpot prize? Pero ayon sa isang financial advisor, hinay-hinay lang sa pagsubok ng swerte. Habang lumalaki yung jackpot, nalulure yung mga tao na dati 24 pesos lang nilalagay, mas malaki nilalagay nila. Ano bang mararating ng 24 pesos? Dagdagan mo na lang ng 3 piso, may isang kilong NFA rice ka na. Sa 24 pesos, may 4 na piraso ka na rin itlog na pang-ulam. 3 sakay na rin ito sa jeep. Kung iipunin naman kada araw, makaka 720 pesos ka na niyan sa isang buwan. Pandagdag kahit papano sa mga gastusin. 24 pesos per day for 1 month is a big amount of money also. Hindi nakikita ng tao yun kasi maliit lang eh. Ayon kay Hermo, maliit mang halaga, maaaring ipunin at palaguin. Yung problema sa jackpot kasi, hindi lahat nakakuha nun. Tsaka pag nakakuha ng jackpot, it only happens once. People who don't know how to handle money, giving them more money won't help them. Hindi raw masamang tumaya sa loto, pero huwag namang iasa rito ang kasagutan sa ating kakapusan. Live mula rito sa Makati, ako si Athena Imperial, ang inyong saksi.